ano eh, fanboy na fanboy ng heroes eh, ng hero na Diggy at Athena. Ay, na Athena. Angela pala. Support. Alright, here we go. 1-0. New Era Vampires, they will go to the blue side. Interesting because they now have a Roger pick na bira lang natin makita pero unti-unting bumabalik sa best picks, sa top picks ng mga players right now. May nangyaring cut actually sa baba. May nangyari din dito sa taas. Pula to the back. To the vacuum, to the wall. Grabe naman yun. Tignan mo naman, sasalubungin pa sandwich method. Sandwich maneuver. Kaso dito rin, nakapitas ng isa as may bandang jungle side and drunk esports. Look at that, securing. Apat na miyembro dito nakabantay. Retribution lang din. Secured. Oof. But then and again. At hindi contest. With the sing. Hmm? Yep, but makontest to ha. Okay, nakuha ng team ng Drunk. They need to disengage right now. As in right now, kasi medyo papunta ang back up ng side ng New Era Esports. Yan yung baby bouncing ball. Pero to the back, to the wall. Pero may hina din yung Diggy. Kapatay na naman dito ang Wolf. Ang Werewolf na si Matt. Oh, ayun na naman. Berserker Barrage. Isa pang bullet. Oh, the net. The net strike is real. Mukhang inabol sila. And team Drunk Esports will pay the price. Siguro kung may second skill pa yun, yung Hunter Steps, hahabulin niya pa even under the turret yung Diggy natin. Nagkataon lang na cooldown. Na 1, 2, 3, 4 Hunter Steps sila. Pero basically, Madam Athena, what happened there was, first of all, na sandwich maneuver sila sa bottom lane, nag-fail yung gusto nilang cut. So, nakapatay ang New Era kanina ng instant na dalawa. Then, nakakuha sila kagad ng purple. So, nanakawan nila yung Claude. Then, ang sabi ng Drunk, nanakawan tayo ng purple, mag-knockout din tayo ng purple. Pero, yung New Era, instant response, medyo na-delay lang sila ng onte, nakuha yung purple nila, pero the problem for Drunk Esports, napatay yung Claude. So, baliwala lang din yung kuha nila ng purple kasi na-shutdown lang din yung gusto nilang ma-funnel. Yes, yes. Tama ka dyan. At look at that. Another pick of coming from New Era Vampires. Napitas naman nila dito. Yun, Johid. And then, Kager, Bai, together with Mats, spotting this Kufra. But then and again, disengage lang din muna. Focus fire into this dito, Wanderer. Opo. Tumataba pa unti-unti itong Roger natin, Sir Manjin. Naku, parang tayo lang. Ngayong kwarantabaan, nagkakatabaan na rin sila dito. As Kager Bai will pop the perfect match. And hindi ako si Lars ay magtitipin na lang. Oh, nanakawan na naman sila. Pero look at this. Gusto na nila talaga i-secure dito yung orange buff ni Athena. Pero at the same time, sinisimulan na rin naman ng New Era Vampires yung turtle natin dito at hindi na rin naman ito na steal ng ating Tams dahil tatlong miyembro ang nakabantay doon. Yes, Yapisor. Madam Athena, kasi I think sa laro ng ML ngayon, sa akin lang to, feeling ko mas importante yung purple buff eh kesa yung kulay orange. Kasi ano bang binibigay ng orange? True damage lang. Pero yung purple, ito kasi yung nagpapamax sa ability ng Claude. Yung pwede mo ispam ng ispam yung per skill. By the way, nakapit si Trixie pero mukhang mapipita sila. So with that, I think sobrang na-delay na ni Kuya Athena dito. Looking at his gold right now, he has at 2,000. Meanwhile, yung katapat niya na si Mats, 2,700. Okay, hindi pala ganun kalayo. Pero in terms of team gold, lamang na lamang na ang New Era Vampires. Tsaka alam naman natin kung gusto mo talaga i-deny na magkaroon ng funnel sa kalaban mo, yung blue buff talaga yung ta-targetin nyo kasi. Yun kasi talaga yung zone. Tama ka nga dun, Sir Magic. And as you can see dito, gusto talaga nila ipitin dito Baroobs. Pero naipit with that vacuum but then has run away. Jisoo Cutie Gulmo gusto with a shield ko and Jit Kundu na pick up niya rin naman ang gusto nilang group dito. Side Ibang klase ang aggressiveness na pinapakita ng mga vampira dito. Sabi ni ang pangalan nila New Era Vampires pero yung gamit nila ay isang werewolf na kalaban ng vampira. And look at this. Pangatlong, wala pa pala tayo sa ano, sa pangalawang turtle. Pero ganito na kataas ang kalamangan
ng New Era. 4K na ang kalamangan nila. Mukhang lamang nasa sa items. Claude, trying to survive this nice pick-off para sa Drunk. At least kahit pa paano nakakuha ng onting sundot ang Drunk Esports. Yes, they are trying to push this tier 1 tower onto the top lane, but then the vacuum is real. Zach is being targeted by Drunk Esports dito, yaka, pero hindi na rin. Bouncing ball na lang din habang tumataka sa mga kakampi niya. Nice zooming out coming from Kufra kesa makuha dito yung si Athena. Buti na lang kahit pa paano may nangyaring ganon na naka-zone out, pero libreng turtle ang mapupunta kay Mats. And now Mats just having a great time with this Roger pick, 4-0-1. Ang interesting pa na naka-killing spree siya dito, so talagang leaning forward sila sa ano. Ayun, grabing sakit sa mga team fights dito. Oh, sa team fights. Tsaka pansinin din natin dito, Sir Manjin, kasi lamang siya pati sa item eh. May wind talker na siya versus isang club na papunta pa lang yata to sa Demon Hunter. Yep. So ibig sabihin na mas mataas na din yung capability mag-spam ng New Era Vampires. Hindi yung pagkain na spam, yung spam na spam ng minions sa wave. So more control on their side and more pressure on the side of Drunk Esports. Undoubtedly, masakit pa din yung damage ng Drunk Esports. Pero ang nangyari, hindi pa tayo nagkaroon ng 5-on-5 rumble eh. Puro ano eh, puro pitasan. Op! Maingat sana sila dito, pero si Matt sana target dito ni hindi ako si Lush, but simply backing away. Gusto nilang kunin dito si KJ Boy, pero dumating din si Ares. Okay, disengage lang din muna. Nakita nila, baka tayo yung ma-pick, okay, baka mabaliktad pa rin ang ikot ng bola dito. But then, focus fire onto the turret of Drunk Esports. Yep, pulado na yung tower dito and na puwersang bumaba ang Drunk. Meanwhile, that is the knock-up. Ito na yung pool mula sa Diggy, pero nandito na yung backup of the perfect match. Tumama pa yung Pigeon Breath na slow na meron si KJ Bai as a team. New Vampires will just focus fire the tower. Pero may grabe! Yung bank natin. Oo, bank yung mechanic. Last time, hindi rin naman tumama dito, pero si Athena na iwan na. Limang miyembre ng New Era Vampires trying to chase sa Athena. Perfect match that connect, Way of the Dragon. Lahat sinalo niya doon. Nabugbog na pagkaisahan. Pinagkatulungan. Nagkaya niya. Oh my. Ay! Grabe naman yun! Nice usage! Oh, red 3 para maka lifesteal na konti. Yes, yes, yes. Malaking bagay na rin yun yung nakuha niya doon na HP. Look at that. Secured again. The purple buff of Drunk Esports. Barusa, ito like a way down. Pero yun na nga, nagtagumpay lang din naman mag-back away dito. While G's of Beauty clearing up the minion wave. Athena and Trixie. Ayaw na nilang paangatin to. Zach together with KJ Bai with a perfect match. Wala rin namang na-stun dito. Baruch, simply giving information na nandito na sila. Blazing Duet, kinasa na rin. Pero hindi lahat tumama kay G's of Beauty. BMI out. Yep, pero hindi mo maiiwasan yung werewolf, yung lobo. Ilabas mo na si John Lloyd, mga kaibigan. Dahil yung lobo, si Mats, tuloy-tuloy ang pangangat, pagngangart-ngart. Iba, ibang klase. Grabe, ayan oh, grabe kumagat eh, parang si Prof B. Fatal Leagues on 2-2. A combo, Israel, ladies and gentlemen, for New Era Vampires. Limang nawala. Nawala si Mats, the sacrificial play. Pero okay lang yun, dahil basag na yung sa mid. Pinagpahinga si John Lloyd, sabi mo nga dyan. Wala daw kasi si Angel. Pero dito ha, nagtagumpay sila na lahat dito ng Torres sa may middle lane and top lane ng Drunk Esports ay makuha nila. But then, Blazing Duet, but then, sakto na sakto ang Winter Transient State dito ng ating Luoyi. At hindi rin naman siya napitas dito ng Drunk Esports. Nagkapanat ng buto dito si Kufra, but then and again, hindi niya rin naman kinumit. Yep. Actually, ang dami nangyari Athena, pero nangyari na ang dapat mangyari. Basag ang powers ng Drunk Esports. So this means na
kahit paano mahirapan na sila magdepensa because of the pressure na meron ang minions at wala nang taga-defense. So pwedeng pwede sila ma-win yuns, pwedeng hindi. Pero ang problem dito, libreng Lord ang pwede makuha ng new vampires. Pinechin. Ito yung mga pickups na dapat iniiwasan nila. Bawas sila ng isa dito. And this gives New Era Vampires a chance na mag-takedown ng first Lord dito sa round 2 natin. And look at that. Sinisimula na nga dito ni John Lloyd, which is si Master Roger natin, yung Lord natin. In the meanwhile, makikita mo dito apat sa miyembro trying to defend their turret or dito sa core nila sa base kasi alanganin, mamuminions nga sila, tama yung sinasabi mo. Yun na nga, alanganin talaga. At Athena, ngayon ko lang naalala, si John Lloyd pala, hindi pala siya yung lobo. Siya pala yung vampira, si Angel pala yung lobo. plot twist, binago na. Buti na lang. Binago na. Hindi, yun talaga yun. Yun talaga yung story noon. Yung ano, yung lobo. Diba si John? Anak nila si Catherine. Tama si, ba? Oo, oh, si Catherine. Si Catherine yung lobo, tapos si... Si ano ata, si Daniel Mateo. Lang. Mateo. Oh. Mateo at si Ria, kaya Malia si Catherine Bernardo doon, yung anak nila, si part 2. Hindi ako fan ni John Lloyd ah. Hindi fan si Prof. B. Pero look January, at that. January ka pa, Prof. B. Hindi pa ni John Lloyd. But then and again, mukhang hindi nabibigyan dito ng second chance ang New Era Vampires and Drop Esports. Ang Lord kumakatok na sa may ice cream tower dito ng Drop Esports. But he's trying his best to defend this last third standing match. Doing his best na mag-tower lock na dito. Mukhang this is it, paring Manjin. This is it, pansit na talaga. At nanalo na naman